bigatin sa puso ko itong aminin. Hindi dadain, huwag ka lang. Wonderful day mga Blanche and welcome back to my channel. Nagustuhan niyo ba yung ginawa ko kanina? Inspired yun kasi ni Mimi. So bakit ba yun yung ginawa ko kanina? No? It really hurts eh. It really hurts. Ano ba yung mga bagay na nagpapasakit sa'yo? Ano yung mga bagay kung bakit tayo nasasaktan? Siyempre, pag may nagawang hindi maganda yung isang tao sa atin, nasasaktan tayo. Kaya minsan, may nasabing masama yung iba, tapos saktan tayo. O kaya may ginawa sa pamilya mo yung isa, saktan tayo. Maraming bagay na nagpapasakit sa atin, pero sa tingin ko, may isang bagay na sobrang sakit pag naranasan mo. Ano yun? Yung iwan ka ng mahal mo. Tapos na tayo sa letter D, which is drama. Tapos na rin tayo sa letter A, na adventure. Kaya ngayon sa pangatlong vlog ko, tayo naman ay pupunta sa letter R. Kaya para sa araw na ito, ang magiging video natin ay all about relationships. Pero bago tayo magsimula, kung meron kayo mga comments, suggestions, experiences, or reasons bakit kayo iniiwan ng mga mahal ninyo sa buhay, tayo ay mag-comment down below at babasahin natin yan sa mga susunod na vlog. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa akin channel, please click the subscribe button and click the notification bell for the upcoming videos on this channel. Relationships. Kaya naman pag-uusapan natin na 10 reasons bakit tayo iniwan ng mga mahal natin. Para sa araw na ito mga Blanche, nagtanong ako sa iba't ibang tao kung ano ba yung dahilan kung bakit sila iniiwan o bakit iniiwan ng mga mahal nila ang isang tao. Nag-message ako sa Facebook, may kinausap akong tao. Yung iba dahil sa experience o dahil sa kwento ng mga kaibigan ko at yung iba dahil sa naranasan ko mismo. So ngayon, ano ba ang ating number? Wow, nagpalit sa malapit. Alam nyo, marami akong kakilala eh. Marami akong kaibigan na nagkwento sa akin na iniwan daw sila at ipinagpalit sila ng mga mahal nila kasi malayo sila sa isa't isa. Yung ibang kakilala ko nga, nag-abroad pa. Alam mo, Blanche, hindi mo kasalanan yon kung pinagpalit ka kasi nag-abroad ka dahil nagtrabaho ka para sa future mo. Iniwan ka ng isang tao, hindi mo kasalanan yon, kawalan nila yon. Bakit? Kasi ito yung mga taong mahal mo, pero hindi ka naman mahal. Mahal mo nga. Mahal ka ba? Ito yung mga tao na kailangan ka lang, pero hindi ka naman nila mahal. Tandaan mo, pag pinagpalit ka sa malapit, hindi mo kasalanan yun kasi naniniwala ako na you deserve someone better. You deserve someone na kahit malayo ka, kahit nasaan ka pa, hindi ka magagawang ipagpalit sa malapit. Kasi dun mo malalaman na totoo kanyang mahal dahil alam niya na ginagawa niyo yun para sa sakripisyo at para sa future niyo. Number 2, toxic traits. Bakit toxic traits? Toxic traits, bakit ganun? Kasi nga, ikaw yung tao na pagod na, galing sa trabaho, galing sa pag-aaral yung mahal mo, may ginawang importante, may inayos. Tapos ikaw, ano bang iisipin mo? Iisipin mo ng babae o ng lalaki o may ginawang hindi maganda, na traffic lang naman, kung ano-ano sasabihin mo. Tapos ang nakakainis ba dito, ikaw mismo, yung mga nakaraan na, natapos na dapat, huwag mong ibalik na ibalik. Nakakasawa. Pati yung pagiging sobrang negative, yung nega-nega mo, lahat na lang nang nangyayari, puro negative, lahat na lang kasalanan niya, lahat na lang isisisi mo sa kanya. Ano ba naman to, Blanche? Dahil meron na silang iba. Oo naman, Blanche, masakit yun dahil meron na silang iba. Pero tandaan mo, hindi mo rin kasalanan yun. Kung meron silang nakitang iba kasi sasabihin nila, hindi na sila masaya sa'yo. Hindi ka clown. Hindi ka stand-up comedian para pasayahin siya sa lahat ng oras. Dahil lang isang relasyon, hindi lang puro saya. May pagkakataon na kailangan niyang malungkot para mas maranasan ninyo kung ano yung tunay na saya. At pag sinabi niyang meron na siyang iba, huwag mong hingiin ang pag-ibig pabalik. Bakit? Dahil kahit kailanman, ang tunay na pag-ibig, hindi nililimos. Yan ay binibigay ng isang tao na talagang nagmamahal sa'yo at lubos-lubos na nagpapahalaga sa'yo. Therefore, dahil meron silang plano sa buhay nila at hindi ka kasama sa planong yon. Huwag mo nga kasing ipilit
Hindi nga kasi pwede. May iba nga siyang plano, hindi ka kasama eh. Hindi ko sinasabing na-experience ko to. Baka nga kasi hindi pwede. Huwag kang makulit. Malay mo, ayaw niya mag-asawa. Malay mo, magpapari siya. Malay mo, magpapari siya. Mag-madre. Number 5. Dahil hahanapin daw nila ang sarili nila. Ito yung pinakayokong rason eh. Yung hahanapin daw nila yung sarili nila. Bakit? Saan ka nagpunta? Nawawala ka ba? Pamdira. Nawawala ang sarili. Kailangan mong hanapin. Kailangan mo ng space. Magpunta ka sa outer space. Alam mo, Blanz, huwag kang magpakabaliw sa mga ganyang tao. Kasi yung tao na yan, gumagawa lang yan at nag-iisip lang yan ng solusyon at paraan para iwanan ka. Kung kailangan niya talaga ng space, kailangan niyong pag-usapan niyan. Sige, space kung space. Pero pag-usapan niyo, hindi yung sasabihin niya, I need space. I need space. Ang mga taong yan, ang tawag dyan, engkanto. Bakit? Kasi ito yung mga tao na pag naglalakad ka sa kali at nakarating ka sa kanto, makikita mo yung mahal mo, nandun sa kanto, may iba nang kasama. O diba, na-engkanto ka? Number 6, dahil mahal mo nga, kulang ka naman sa effort. Dagdagan mo pa kasi, Blanz. Baka naman mamaya, sabi ka ng sabi ng I love you, pero yung effort na ginagawa mo para sa tao, kulang. Kasi ang pinapakita mo, juts. Jutay yung pagmamahal mo, jutay yung mga actions mo, jutay lahat ng ginagawa mong effort, kulang na kulang. Mamaya niyan, sobrang possessive mo pa, tapos kung ano-anong nire-request mo, pero pag ikaw na yung kikilos, ayaw mo. Huwag ganun, Blanz. Number 7, dahil lagi niyong sinasabi yung salitang, wala lang yun, okay lang yun. Alam niyo, ito yung karaniwang problema, eh, no? Yung pag meron kayong konting nagawang mali, sabihin niyo, wala yun, okay lang yan. Minsan kasalanan din natin to, eh. Bakit? Kasi yung mga walang yun, yung mga konti na yun, pag pinagsama-sama mo yun, pag naipon yun, napupuno. Alam niyo, kahit simpleng bagay lang yung pagkakamaling nagawa, kailangan yung pag-usapan. Kailangan nyong malaman na ito yung mga bagay na hindi nyo dapat ulitin kahit maliit lang. Dahil ang lahat ng malaking bagay, nagsisimula sa maliit. Number 8, dahil hindi natin mahal ang sarili natin. Alam mo, Blanz, love yourself first. Sabi nga nung sikat na Latin phrase, nemo dat quod non habet. You cannot give what you do not have. Kaya kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo, paano ka mamahalin ng taong mahal mo? Ipakita mo sa kanya kung anong value mo, ipakita mo sa kanya kung anong worth mo, para malaman niya kung gaano ka kaimportante sa buhay niya. Tandaan mo, Blanz, self-love is not selfishness. Kailangan mo munang mahalin ang sarili mo para maibigay mo sa taong mahal mo ang pagmamahal na nararapat para sa kanya. Number 9, dahil mahal nila tayo. Dahil nga mahal nila tayo, alam mo, ito yung mga bagay na usually nangyayari sa mga pamilya eh. Hindi lang naman sa love life, hindi lang sa boyfriend, sa girlfriend, nangyayari yung pag-iwan ng mga mahal sa buhay. Alam nyo, mga Blanz, hindi naman lahat ng nangyayaring pang-iiwan ng mga mahal natin sa buhay ay masama. Yung pang number 9 ko, dahil mahal nila tayo. Ito yung mga nangyayari sa pamilya na kung saan kailangang umalis sa ibang bansa o sa ibang lugar ng mga magulang para magtrabaho, para sa mga nila sa buhay. Halimbawa, nag-abroad ang nanay mo, ang tatay mo, mga magulang natin, ginagawa nila yon para masuportahan yung mga pangangailangan natin sa food, sa study, sa shelter. Mga bagay na iniiwan tayo ng mga mahal natin kasi kailangan nilang magtrabaho para sa ating lahat. At ang huli, para sa akin, dahil tapos na yung mission nila sa buhay natin. Iniiwan tayo ng mga mahal natin sa buhay kasi tapos na yung mission nila sa buhay natin. Magandang halimbawa dito yung nangyayari ngayong pandemic. Siyempre, ngayong nangyayari yung pandemic, napakarami ng frontliners, napakarami ng tao ang sumakabilang buhay. At iniwan na tayo permanently kasi tapos na yung mga mission nila sa buhay natin. May mga tao ang darating sa buhay natin, mga mamahalin natin ng sobra, pero aalis sa bandang huli kasi nagawa na nila ang mission sa buhay natin. Yun yung 10 reasons bakit tayo iniiwan ng mga mahal natin sa buhay. Kung napansin nyo, ang ginawa ko, hindi lang tungkol sa'yo, hindi lang tungkol sa nang iwan, kundi pati rin sa pamilya at sa mga tao na kapaligid sa atin. Alam nyo, may mga taong dumarating sa buhay natin eh, pero kailangan nilang umalis, kailangan nilang mawala, kasi tapos na yung mission nila
at para maramdaman natin kung ano yung magagandang nagawa nila. Ang mahalaga, iniwan ka man, huwag mong ikalungkot yung mga pagkakataon at yung mga oras na magkasama kayo na masaya. Huwag na huwag mong panghihinayangan yon. Kasi lahat ng oras na yon, iniwan ka man sa huli, lahat ng pinagdaanan yung saya, lahat ng pinagdaanan yung adventure, lahat yon ay naging mahalaga at naging parte ng buhay mo. Iwan ka man ng mga taong mahal mo, lagi mong tatandaan na ang bawat minuto na kasama mo siya, ang bawat segundo at bawat oras na magkasama kayo, ay isang bagay na hindi dapat panghihinayangan dahil sa mga oras nito, naramdaman mong mahal ka ng tao. And before I end this vlog, gusto ko magpasalamat mula sa ikabuturan ng aking puso. Gusto ko magpasalamat sa Kiro May Bunga. Yeah. Thank you, wonderful, to Kiro May Bunga, for inviting me doon sa kanilang show na It's Kira Time nung Sunday. Nagbigay kasi ako ng aking simple experience and sharing on Mama Mary, no? Nagpadala sila ng napakasarap na pastries, no? Nagawa ng fifth generation. Ayan, fifth generation, freshly baked from the heart. Ayan, nakalagay dyan. So, pag nakita niyo yung creation nila, yung pinadala nila, ayan, no? Oh, ang sarap oh. Mahilig ako sa pastries. So ayan, maraming salamat sa Kiro for this fifth gen creation pastries, no, na binigay nila sa akin. And sigurado masarap to, mukhang masarap. Thank you very much, Kiro May Bunga. Lagi kayong welcome, and lagi akong mag-oo sa inyo pag kailangan nyo ng sharing ko at experiences ko. And also, salamat sa magagaling na host ng time na yon, si RC saka si Jeril. Thank you very much for that enjoying day, no? Maraming salamat. And thank you din kay Ninya, kay Karil, saka kay Shai for always watching and following Kuya JP sa mga activities ko. No? Maraming salamat. Namimiss ko na kayo. And kay Leader Mitch, yan, gidong bida ka doon sa It's Kiro Time, no? So thank you very much. Kiro. Si Mark, sayang wala si Mark nung Sunday eh. Akala ko si Mark yung isa sa mag-i-interview sa akin eh. So, maraming salamat, Kiro. Salamat dito sa napakasarap na pastries na padala ninyo. Fifth Gen Creations, thank you so much. Harap! Sarap. Digit yung strawberry. Inabot man tayo ng gabi, mga Blans. Maraming salamat sa pagtitsaga at panonood ng vlog na ito. And I hope to see you again on my next vlog. Kung meron kayong suggestions na hindi ko nabanggit, na reasons pa kung bakit tayo iniiwan, i-comment nyo lang na i-comment. Punuin natin yung comment section. And for those who haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel and click the notification bell. Ayan naman, mga Blans. Maraming salamat sa inyong lahat at naway naging wonderful ang araw na ito para sa inyo. Sa aking fourth vlog, ang iba vlog ko ay about everything. Letter E na tayo. Kaya hanggang sa susunod, have a wonderful life. Bye-bye!